Yo mga idol, mga kanegosyon, dito na naman tayo at welcome back sa aming channel. Shout out nga po pala sa mga sumusubaybay sa amin, sa mga malugod na sumusubaybay at sa mga susubaybay pa at sa ikaw na nanonood ngayon, mag-subscribe ka na rin at i-hit ng notification bell para updated ka sa mga lahat na upcoming videos namin at para ganahan naman kaming, ma-inspired naman kami mag-upload pa ng mga videos na kagaya nito. Shout out nga po pala kay Sir Jum Juby, kay Ma'am Lods Fulton, kay Sir Atan Bas, at sa Farmer Tips Channel. YouTube channel din yun na nagbibigay din ng mga farming tips. Doon sa mga mahilig mag-farming, i-follow nyo na rin si Farmer Tips Channel. I-search nyo lang. Ngayong araw, ipapakita namin sa inyo naman ang pagpapakain namin sa aming mga alagang pugo. Yung pamamaraan namin sa pagpagkain ng alaga naming pugo. Pero bago yon, i-harvest muna namin yung mga itlog. Kasi unahin natin yung pag-harvest ng itlog para maiwasan natin yung may mga basag. Welcome back mga idol. Pakita lang natin yung feeds galing dyan sa stockroom. Ayan, bubuhatin. Papasok doon sa mismong pugoan. Yon. Saraman na natin ito. Pasukin ang daga. Nyara? Tagpa ka ng kwan. Buta mo. Kanang. Sobra. Buta ka. Basa man. Sige lang. Pedyo tro man. Okay, pagkatapos, pagdating dito sa farm, sa loob, ta-transfer dyan sa container na to. Ito, may natira pa. Ito mga tira na sa ilalim, kukunin nyo kasi pag matatabunan yan, palaging matatabunan, masira yan. So, kukunin nyo yan, pas unahin nyo yung gamitin. Yan. Yan, bakante na. Tsaka natin, ita-transfer yung isang sako para presko siya palagi. So, pag hindi kukunin yung nasa ilalim, sisira yon katagalan. Yun. So dito tayo kukuha ng susukatin natin at ilagay doon sa feeder. Unahin natin itong nauna. Una-unang ilagay dito para hindi siya masira. So ayan mga idol. Ayan nakikita nyo sinusukat. Kita natin. Ilang gramos ba sa isang feeder? Isang kilo at 100 grams yung sukat namin. Ito, pakita natin. Yan. Itong kilohan namin ay capacity ng 2 kilos. So yan, makikita nyo, 1 kilo and 100 grams. Yun yung ilagay natin sa isang feeder. Kasi ang laman ng isang layer na may isang feeder ay 100 heads. So sa ratio na 1,000 heads is 22 kilos per day. So, gagamit ka ng mat, i-divide mo yan. So, lalabas na 1 kilo and 100 grams per 100 heads sa isang bigayan ng kain nila. So, umaga at sa kahapon, dalawang 1 kilo at 100 grams. So, 2 kilos at 200 grams yun. Sa 1,000, yan, lalabas na 22 kilos per 1,000 heads ang mauubos, ang dapat na ibigay sa pugo natin. Yan. Kung mapapansin nyo, mayroong green screen. So, ano bang purpose ng green screen? Ayan, nakita nyo. Kung walang green screen, ayan, natapon. Ayan. Tinatapon, malilikot yung mga yan. Ayan.
masayang. So nilagyan ng green screen para maiwasan yung tapon. Ayan. Ayan. Iba kasi sila kumain. Matatapon yung mga pagkain. So ginagamitan natin nito, green screen, para yung mga beak nila hindi maiwasiwas yung pagkain. So hindi masayang. Ayan. Ayan. So alam nyo na anong purpose niyan. Para hindi masayang yung pagkain, dapat lagyan nyo ng ganito bawat feeder. Napansin nyo kanina, iba yung feeder doon. Kasi dalawang klase itong cages natin. So may green screen din yun, yung feeder doon. Yan. Baka magtanong kayo, maubos ba yung 22 kilos niyan sa isang layer? Ano, no, no. 1 kilo at 100 grams sa isang layer? Well, ang sagot ay minsan hindi. Ayan, nakita nyo, may natira pa. Kung minsan kasi, kung malamig ang panahon, hindi sila masyadong kumakain. Ayan. Hindi sila masyadong kumakain. So, may natira pa sa mga pagkain nila. Okay lang yun. Pero yung standard natin is 1 kilo at 100 grams bawat feeder, bawat layer na may laman na 100 heads. So, pag may matira, kung ilan lang yung makaya, dapat punuin mo lang yung feeder. Kahit hindi maubos yung 1 kilo at 100 grams, okay lang yun. Yun lang yung basihan natin, standard natin. Pag may times kasi na mauubos talaga to, kapag mainit, yan, nagugutom sila, mauubos yan lahat. So yung 1 kilo at 100 grams, tamang-tama yon. Dati, binibigay ko sa kanila is 1 kilo lang per bigayan. So 2 kilos per day sa isa, sa 100 heads. So, anong nangyari? Maliit lang yung ano nila, yung production ng itlog. So, nag-experimento ako, nag-research. Sabi ng mga malalaking quail farm, yung ginagamit nila 22 kilos, yung binibigay nila 22 kilos per 1,000 heads per day. So, sinusunod ko yon. Ayan. So, tumaas naman yung production mula nung ginamit ko yung ratio ng ginagamit ng mga malalaking quail farm. So, alam nyo na, 22 kilos per day per 1,000 heads. Sa isang layer, kung ang layer nyo ay laman ng 100 heads, so dapat sa isang bigayan, 1 kilo at 100 grams. Sa isang araw, 2 kilos at 200 grams sa bawat layer. Yung ibang dahilan pala na hindi maubos yung laman ng feed sa isang layer, may iba kasi, may mortality kasi tayo. So sa isang layer, malamang hindi na kumpleto na 100 heads. So liliit yung consumption nila. So yun, dapat huwag kayong magtaka, hindi maubos yung 1 kilo at 100 grams sa isang araw kasi may mortality, hindi na kumpleto 100 heads. Yun kasi yung ratio. So yun lang basihan natin, standard natin. Kung maubos sa isang feeder yung 1 kilo at 100 grams, so mas mabuti. Okay. Pansinin nyo lang. Yan. Gumagamit tayo ng pangkalos doon sa container. Hindi naman pwede yung container na malaki yung dalhin mo dyan sa feeder. Mabigat. So gumamit tayo ng yan, aluminum na, ang tawag dyan, parang pinggan na aluminum, tsaka half gallon yan na ano, ginugunting namin yan. So tingnan nyo lang, pansinin nyo lang yan. So magbibigay kayo ng feeds dalawang beses sa isang araw, umaga at hapon. Magbigay kayo ng feed sa kanila, dapat tapos nyo nang makuha yung itlog. Baka kasi kung di pa nakuha yung itlog, matamaan yung itlog, mababasag, marami yung reject. So unahin yung pagkuha ng itlog para ayan. So safety na yung mga itlog.
Yan, nakikita nyo, wala nang itlog dyan sa ano. Bawat layer. Nakuha na namin kanina. So, mamaya na namin bilangin yon. May mga tanong pa kayo, iba pang tanong, ilagay nyo lang sa comment section. Sikapin namin masagot yan sa mga susunod na content namin. Sa mga mahilig mag-farming pala, shout out din kay Farmer Tips Channel. Magbibigay din siya ng mga tips sa farming. So, i-search nyo lang. Follow nyo rin siya. May makukuha rin kayo sa kanya. Farmer Tips Channel. So, yun nga guys. Mga idol, mga kanegosyo. Nandito pa rin tayo sa farm. Sa likod yun yung farm. Pansinin nyo yung view sa likod. Bukid na bukid. Ayan. So, nakita nyo na kung paano namin pinakain yung mga alaga naming pugo. Sana nakapagbigay na naman ito ng karagdagang tips at kaalaman sa inyo. Doon sa mga may tanong, comments and suggestions, please let us know. I-comment nyo lang sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakisubscribe na rin sa aming channel doon sa mga hindi pa. At i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos namin, sa lahat ng mga upcoming videos namin. So, yun lang muna sa ngayon guys, mga idol, mga kanegosyo. Maraming salamat.